Alright, we are now live. Okay, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa inyong mga kapower, sa inyong ethical nation. Welcome dito sa ating Q&A session. Sa mga first timer dyan, comment kayo dyan para mabigyan ko rin kayo ng special shout out. Alright, so yan. So I hope kumain na kayo. And pwede naman kayong kumain habang nanonood. And I hope okay lang kayo. Okay, good na meron kayong good health, okay kayo, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, no? Tuloy-tuloy pa rin yung crisis, so I hope okay kayong lahat dyan. And before tayo mag-start, syempre, pwede nyo itong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyo na matutulungan itong ating Q&A session. Okay, open naman to para sa lahat, wala namang ano dito kung para sa kanino lang. Para sa lahat ng mga ethical networkers, so mga aspiring ethical networkers, mga networkers na gustong maging ethical. Okay, so yan, welcome sa ating Q&A session. Shout out muna tayo. Pinakaunang nag-comment si Josephine. Yeah, palaging present. Yung mga payaman, palaging present. Dairene, Marlene, Janet, Christy, Martin, Anne, yan, Claystone, Jaymar, Cleofe, RJ, Dexter, Wilma, Arvian, Daisy, Reggie. Ayan, adiutor, ayan. So, ito, mga kapower natin. Okay, mga payaman. Palaging umaattend ng ating Q&A session. So, yun. Bago tayo magsimula, syempre, intro muna tayo. Intro muna tayo. So, para sa mga first-timer dyan, comment ulit kayo dyan sa ibaba kung first-timer kayo para mabigyan ko kayo ng special shout-out. And, itong Q&A session natin, is ginagawa natin every Friday at 8 PM, open para sa lahat mga network marketers regardless kung saan company kakabilang, which I hope na legal. Open to, pwedeng-pwede to para sa iyo. Wala tong discrimination, walang tawag dito para sa kung kaninong specific na company lang, wala, para sa buong ethical nation ito. So kung ikaw ay isang network marketer na gusto mong gawin yung negosyo mo sa ethical na paraan na wala kang niloloko, wala kang pinagsisinungalingan, wala kang binabaliw, wala kang ginagawa ng masama, no, ito yung community para sa iyo, which is yung Ethical Nation. So meron kaming Facebook group, pwede ka mag-join doon, absolutely free, walang bayad yung mga yan. Kahit ng panonood na yung Q&A session, itong ginagawa ko every Friday at 8 PM Philippines time, walang bayad to. So i-save nyo na sa inyong mga cellphones, smartphone. 8 PM Friday, every Friday. Kasi hindi ko alam kung masasagutan ko lahat ng question nyo mamaya eh. Kasi depende sa dami. Okay, so ang rule lang naman natin, isa lang. Okay, para sa mga baguhan, bawal tayong mag-mention ng company dyan sa comment section, no, para hindi ka maban. So huwag kayong mag-tatanong dyan ng anong tingin mo dito sa company na to? Anong tingin mo sa Power Payaman International? Huwag nyo akong tatanungin ng ganun. Okay, kasi una-una sa lahat, bawal yun. At ikalawa, magiging bias naman. At saka hindi ko din alam eh. Hindi ko naman alam lahat ng kumpanya, no? So huwag kayong magbabanggit yan. Yun lang naman ang rule. Irespeto natin yung bawat isa na nandito sa pamamagitan nun, na hindi tayo magbabanggit ng company. Kasi ako, I am currently active na nagbibuild ng aking network marketing sa isang specific network marketing company. Pero hindi ko yun babanggitin dito at dahil hindi yun ang purpose nito, nitong Q&A session nito. Ang purpose nito ay para mas dumami pa yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas marami na tayo kaysa sa mga unethical networkers, no, gaganda yung pangalan ng network marketing dito sa Pilipinas. Lahat tayo makikinabang. Regardless kung kahit nasa ang company tayo kabilang, kahit magkakaiba tayo ng kumpanya. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Mas dumami yung mga ethical networkers. Kasi karamihan sa mga unethical networkers dyan, especially mga bago, di naman nila alam eh. No, akala nila yung pagsisinungaling lang, panluloko sa mga tao, akala nila yun lang yung tanging paraan para kakumita sa network marketing. Diba? Hindi naman nila alam kasi ganun din naman ako nung nagsimula. Wala namang ethical nation nung nagsisimula ako. Akala ko ang tanging paraan para kayo maman is kailangan mo talagang apakan yung mga tao. So, na-realize ko, natutunan ko, na-discover ko na hindi pala ganun. Pwede mo palang gawin ng ethical yung negosyo mo at pwede kang maging successful sa ethical na paraan kasi napatunayan ko na, napatunayan ng mga leaders ko. So, yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. So, kung ikaw ay ganun na networker, gusto mo ng ganun, gusto mo rin ng ganun, no, welcome na welcome ka sa ating sa Ethical Nation. Okay, part ka na ng Ethical Nation. Walang membership yan, hindi kumpanya yung Ethical Nation. That is only a movement
eh, hashtag ethical nation. So, ayun, pag ako sumasagot ng mga tanong, alam na to ng mga payaman kasi palagi na silang umaattend. Pag ako sumasagot sa mga tanong, ang isasagot ko sa tanong nyo ay kung ano yung kailangan nyong marinig. Hindi yung kung ano yung gusto nyong marinig. Okay? Real talk ako pag sumagot. So, kung ikaw ay balat sibuyas, I don't recommend na magtanong ka. Kung ikaw ay iyakin, balat sibuyas, I do not recommend na makinig ka dito sa ano. Doon ka na lang sa mga YouTube videos ko. Kahit papano recorded yun. Di ba? Recorded naman yun. Kahit papano. Kahit may mga real talk ako doon, recorded naman. Ito live kasi ito eh. Diba? Kung ikaw ay balat sibuyas, I do not recommend na makinig ka nitong Q&A session. Kasi ang isasagot ko sa inyo is kung ano yung kailangan nyong marinig at kung ano yung alam ko talaga makakatulong sa inyo and based on my experience. No, hindi ito yung narinig ko lang kung kanino, ay power yun na, maibagsak nga sa iba. Hindi ako ganun. No, based on my experience, kung ano yung naranasan ko, I've been doing network marketing for almost 7 years na. So medyo matagal na din. Nagsimula ako ng 18. So, kukompute nyo na kung ilang taon na ako. Yung edad ko ngayon. So, yun. Kaya, isasagot ko is based on my experience. Kapag hindi ko alam kung anong sagot, sasabihin ko na hindi ko alam kasi hindi ko naman alam lahat. Especially kapag outside network marketing. Kaya, sana huwag nyo akong tatanungin outside network marketing. Like, paano yung sa stocks? Legit ba yung Bitcoin? Diba? Paano mag-invest sa, ano, sa, paano ano yung forex trading? Huwag nyo akong tanungin ng mga ganyan. May ibang expert dyan, sila yung tanungin nyo. Hindi ko alam yung mga bagay na yun. Okay? May konting alam ako, pero di ako expert. Hindi ako qualified para sumagot. Okay. So itanong niyo lang sa akin ay may kinalaman sa networking. Kasi doon ko makukonsidera ang sarili ko na expert dahil yun nga, almost 7 years ko na 'tong ginagawa and marami na akong na-achieve. Okay, sa ganito na edad. At ang pinakang proud ako sa lahat ng achievements ko. Hindi naman kasi laki yung mga achievements ko, hindi ko pa kinukonsidera yung sarili ko na mayaman, no? Sakto lang. Hindi ko kinukonsidera yung sarili ko na mayaman. Malayo pa ako sa mayaman, pero ang pinakang proud ako sa lahat ng resulta na meron ako, nagawa ko yun sa ethical na paraan. Wala akong nilulokong tao, wala akong inaapakan, wala akong hinihila pababa, wala akong pinagsisinungalangan, binabaliw, or whatever na ginagawa ng typical na unethical networker. Yun ang may pagmamalaki ko. Kahit hindi ako kasing yaman ng mga lodi mo, no, yun ang may pagmamalaki ko. So, kung ikaw gusto mo rin ng ganun, para sa iyo itong ethical nation. And once again, yung hindi ko maipapangako na masasagutan ko lahat ng tanong nyo kasi 1 hour lang ito. Okay, hanggang 9 PM lang tayo. So matatapos tayo mga 8:55 kasi meron pa akong training after nito. Tapos meron pa tayong live stream, power pa yaman. Okay, yung feeling gamer live stream ko every 10 PM. So kung meron sa inyo dun na mahilig din maglaro ng mga computer games, PC games, hindi mobile. Hindi ako mahilig sa mobile games eh. Pwede kayong manood nun every 10 PM. So yun, plug ko na din since ako rin naman yun. So hanggang 8:55 tayo ganyan, sasagutin ko mga tanong nyo. And as much as possible, sasagutin ko lang lahat. Hanggat sa makakaya ko, sasagutin ko yan lahat ng mabilis, no? Magre-recommend din ako sa inyo ng ibang mga training. And nakalagay naman sa description ng live na ito, may mga links dyan na pwede nyong tingnan mamaya after nito. Yun, pwede nyong i-check after nitong live training natin, itong Q&A session natin. So imagine nyo na lang na para nyo akong upline for 1 hour. So itanong mo na sa akin lahat ng gusto mong itanong, yung mga tanong na hindi masagot, yung mga tanong na hindi ka kumbinsido sa sagot, baka malay mo masagot ko, 'di ba? So itanong mo na sa akin. So after 1 hour, tabla-tabla na ulit tayo. Talo-talo na ulit tayo. Hindi na ulit tayo magkakakilala. Ne, joke lang. So parang gano'n na lang yung i-imagine mo. So pwede mo itong i-share sa mga teammates mo, sa mga members mo, pwede mo silang i-mention diyan yung alam mo na magbe-benefit nitong ating training na ito. So once again, yun, sasagot ako is based on my experience, sasagot ako real talk. And ano pa ba? Ano pa nakakalimutan ko? Pag meron dyan nagtanong ng, halimbawa, nakapagtanong ka, tapos sinagot ko yung tanong mo, tapos nagtanong ka ulit ng second question, pagbibigyan ko muna yung iba, ha? Pagbibigyan ko muna yung iba. Pag wala na ako nakitang ibang tanong, edi sasagutin ko na yung tanong mo. Kasi para mabigyan natin chance lahat ng umaattend. Especially yung mga maaagap. Yung mga maaagap, sila yung masasagutan ko kaagad. Okay, kaya sabi ko sa inyo, mag-alarm kayo every 5 PM. And hindi nyo kailangan mag-agree sa lahat ng sasabihin ko. Kung sa tingin nyo mali yung sinabi ko, huwag mong gawin, huwag mong sundin, huwag ka maniwala. Fine, wala akong problema doon, okay? Kasi ang tinuturo ko sa inyo ay kung paano mag-isip. Tinutunan ko kayo kung paano mag-isip, hindi kung ano yung dapat isipin. Hindi ako katulad ng mga power payaman uplines na helmet shield, huwag kang makinig sa kanila, negative sila, huwag kang makinig dyan. Diba? Hindi ako ganun. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Hindi ko kayo kino-close mind.
binubuksan ko yung mga isipan nyo. Okay? And finally, no? Like nyo itong Facebook page ko. Kung hindi nyo pa nila like, libre lang mag-like. Wala kang babayaran sa pagla-like. See first mo para ma-notify ka ni Facebook sa tuwing may live ako. Magno-notification sa'yo si Facebook. And meron rin ako YouTube channel. Mag-subscribe ka dun. Marami dong free training videos dun. Mga ano talaga dun. Mga SES. Specific, effective, step-by-step, ethical strategies. Kompleto yung mga nandun. Mas detailed. Okay, yung mga nandun sa YouTube channel ko na yun. So, makikita nyo dito sa baba, di ba may umaandar na ano, na text. Ayun, youtube.com. Di ba? Carl Serrano. So, hanapin nyo na lang. Or pag-search nyo sa YouTube, Carl Serrano, K, tapos Serrano, double R. Lalabas na kagad yung pagmumukha ko dun. Okay? O, kung meron kayo Instagram, follow nyo din ako dun kung trip nyo yung mga ganun-ganun. Okay. And lastly, yung meron akong ginawa, yung Unlimited Prospects Handbook. Okay. E-book yun, PDF file. Kung saan matututunan mo kung paano magkakaroon ng unlimited prospects para sa business mo. Okay, doon ko tinuro lahat ng about inviting without using Facebook ads. Yung mga ganun-ganun na kahit sino, basta nakakaunawa, kahit elementary student, kayang-kayang gawin yun. Yung mga nandun. Kasi ginawa ko siya as simple as possible para madali siyang gawin. Okay? So, para magkaroon ka ng marami, unlimited na prospects. Okay, doon ko tinuro. May mga scripts din doon ako na pre-provide. Yun, all about inviting. So, pwede nyo i-check yun mamaya. Meron link. Makikita nyo din dito sa baba na ito na umaandar. Tapos yung sa description nitong live na ito, meron ding link papunta dun. Okay, so with that being said, magsagot na tayo sa mga katanungan. Okay, 11. Haba ng intro ko, no? So, yun. Sagot na tayo sa mga question nyo. Mga power payaman question. Okay, so Christy, question, first question nakita ko ay Sky Christy. So, tanong ni Christy Piaka, anong dapat ko gawin sa kasalukuyan kong company? Maganda yung products at mga benefits, yun nga lang walang sistema at may ilang account na rin ako. Dapat ba lumipat na ako sa iba na may sistema? Okay, so yung sa paglipat, huwag kayo basta-basta magdidesisyon ng ganun, ha? sa lahat ng desisyon, hindi lang sa ganito, especially sa malalaking desisyon katulad nito. Okay. Kung ikaw ay isang networker na wala ka namang mga downlines, okay lang, madali sa'yong makalipat-lipat ng ganyan. Pero that doesn't mean na basta-basta ka na lang magde-desisyon. Gagamitin mo yung isip mo, yung big brain. Gagamitin mo, magpapaka-big brain ka kapag ikaw ay nagde-desisyon. Huwag mo gagamitin yung emosyon. Halimbawa, nai-stress ka, napoprostrate ka, ay, tas tsaka ka magde-desisyon. Okay, baka magkamali ka. Pag nagde-decision tayo based on emotion, madalas mali yan. Okay, madalas mali yan. Kasi nadala lang tayo ng emotion, 'di ba? Kaya nga nabuo yung term na yun, nadala lang ng emotion. So ganun. So pag-iisipan mo siya ng mabuti. Pero itong tanong ni Christina to is another proof. Napakarami namang proof na pagkulang ka talaga sa 5 M's, kahit anong sipag at tiyaga mo, wala talagang mangyayari sa iyo sa negosyo mo. Okay, yung 5 M's na yun, yun kasi yung na-formulate ko all those 7 years na all throughout those 7 years na ginagawa ko tong network marketing business. So na-formulate ko yung 5 M's na yun. Paano ba ako nagkaroon ng resulta? Paano ba ako kumita ng malaki sa ethical na paraan? Yung 5 M's. All right. So makikita niyo rin yung about dun sa 5 M's na yun sa description nitong video na to. Yung Walang Power and Bootcamp. Di ko na-explain yun dito kasi masyadong mahaba. So kung mayroon kang magandang company, kahit na yung company mo yung the best in the whole universe, 'di ba? Kahit mga alien sumasali, mga ipis sumasali, 'di ba? Sobrang lupet. Kahit pa gaano kaganda yung products, kung kulang ka ng isa doon sa 5 M's, which is dito sa sinasabi ni Christy, is base sa sinasabi niya yung sistema, wala din. Mahihirapan at mahihirapan ka pa din. Okay? So 'yun, basta pagka magdedesisyon ka ng mga 'to, huwag kang magdedesisyon base sa emosyon. Okay? Pag-isipan mo na mabuti. Mag-isip ka na mabuti. Especially kung may downlines, hindi basta-basta pwede ng ganyan. Kasi wag mo sisiraan yung relationship mo sa mga members mo, lalo na sa mga tao nagtiwala sa'yo. Kasi sabi nga, ang reputation, it will take years and even decades para buuin. Pero kayang masira ng reputasyon ng ilang segundo lang. Diba? Si Warren Buffett ata nagsabi nung, Tinagalog ko lang. Okay, para madali natin maintindihan. So, pag-iisipan mo siya ng mabuti. Marami kang, hindi naman marami. Pero, yun, i-consider mo rin yung mga members mo na ng mga taong nagtiwala sa'yo, ganyan, ganyan. So, before ka mag-decide ng ganun. Kasi ako,
nanggaling din ako sa the best in the entire universe na company. No? Lahat naman ng company, ng MLM company, nagki-claim na best sila. Diba? Lahat naman. Kahit yung mga scam, best sila. Diba? So, nanggaling din ako sa magandang company. And actually, yung current company na kinabibilangan ko ngayon, hindi siya sikat. No? Hindi sikat. No, pag nalaman niyo nga kung ano 'yun, ano 'yun? Pag nalaman niyo yung company, yung pangalan ng company ko, isipin ano 'yun. Ngayon ko lang narinig 'yan. 'Di ba? Kasi hindi naman siya sikat. Pero maganda, syempre. Ang bias naman kung sasamahin ko na ano, na 'di ba? Ang bias pakinggan pag sasabi. Pero maganda, okay sa akin. Pero nanggaling ako sa mas sikat, mas malaki, mas maraming power payaman na kumpanya. Pero puro failures, rejection na naranasan ko dahil kulang ako sa 5Ms. No? Okay yung company, maganda yung company, okay yung product, maganda naman yung compensation plan, kaso kulang eh. So, nung nakumpleto ko yung 5Ms, kahit napunta ako sa hindi ganun kasikat na kumpanya, kumita pa rin ako ng malaki. And sa current company ko, dito ko kinita yung never kong kinita before. Sa all those, kasi 2 years na ako dito sa current ko ngayon, for the previous 5 years, hindi ko kinita yung gantong kalaking sa kinita ko ngayon. So, ganon yun. Kaya hindi naman na binabase sa gano'ng kaganda yung kumpanya na kinabibilangan mo. Basta may 5Ms ka, kahit saan kumpanya ka mapunta, which is kasama din sa 5Ms yung kailangan legal yung kumpanya mo. Credible, legal, maganda, maganda compensation plan, products, maganda. No, hindi kailangan na sikat. Hindi kailangan yan. Kikita ka pa rin. Okay, basta kompleto ka ng 5Ms. So, about sa 5Ms, kung gusto nyo malaman kung ano yun, pinagsasabi kanina pa ako 5Ms ng 5Ms, walang power and bootcamp, makikita nyo yung link sa description ng video na to. Pwede nyo i-search yun. Okay? Warning ko lang, pag pinanood nyo yun, baka hindi kayo makatulog pag natapos nyo. Baka di ka makatulog. So, warning lang, kung kailangan mong gumising na maagap kinabukasan, huwag mong panonoodin yun. Okay? So, yun! Ayaw ka sagot ko yung tanong ni Christy. So, once again, huwag ka magdidesisyon based on your emotion. Okay. So, yun. Next question. From Adio Torres. Pag na-network, bakit kailangan ng skills at attitude? Okay. Sabi nga, attitude, skills can take you there, but attitude will keep you there, which is totoong-totoo talaga yung kasabihan na yun. Okay? Skills can take you there, but attitude will keep you there. Kasi, na-experience ko yun before, na kumita ako ng malaki, para sa 19 years old, malaki. Tapos yumabang ako, mas lalong lumobo yung ego ko, tapos bumagsak ako. Kasi palpak yung attitude. And deserve ko yun. Buti na lang naranasan ko yun. Kasi kung hindi, hanggang ngayon, hindi, nare-remind ako sa nangyari na yun. So pag nararamdaman ko, nakikita ko, or napapansin ng ibang tao na parang tumataas na naman yung ego ko, yung pride ko, nare-remind ako dun, hindi pwede. Ayoko nang ma-experience yung ganung pagbagsak. Okay, kasi talagang sagad, 'di ba? Hindi lang zero, negative pa eh. So, attitude, napaka-importante ng attitude. Para sa akin ang formula is 85% attitude, 15% skills. Kasi ang skills madaling kopyahin. Okay, ang skills technical madaling kopyahin eh. For example, paano pagsagot ng gantong objection? O ito sabihin mo, copy paste na lang, lalo na ngayon sa atin online, ka-chat mo yung prospect mo, ka-copy paste mo na lang, napakadali. Pag skills ang dali, matutunan, pero yung attitude ang hirap. Ang hirap baguhin. Kasi before ka mag-network, ilan na yung edad mo, ilang taong gulang ka na before ka mag-network. So halimbawa, let's say 25 ka na, no? For 25 years, mali-mali yung attitude mo, mali-mali yung paniniwala mo, tapos babaguhin mo ng ilang taon sa network marketing. Di ba? So, medyo mahirap, hindi medyo, mahirap talaga. Yun ang mahirap na part. Kaya, 85% ang priority nyo is attitude. Mabago yung attitude mo, mabago yung mindset mo, kasama na yun doon. Mindset mo, attitude mo, mabago. Yung skills, ang dali. Kasi kahit anong skills, ang ituro sa'yo, kung palpak yung attitude mo, walang kwenta lahat ng skills. Okay? Walang kwenta ng lahat ng skills. Kasi hindi mo maintindihan kung bakit mo siya kinagawa eh. Diba? For example, tinuro sa'yo lahat ng mga power payaman skills, ethical skills, SESES, no? SESES, specific, effective, step-by-step, ethical strategies. Tinuro sa'yo lahat. Kaso mainipin ka. Ginawa mo lang for 2 days, tapos sinabi mo, ay, hindi effective. Scam. Scam to. Scam. Mainipin ka kasi. Ayun ang problema mo. Hindi yung skills.
Nagigets nyo? So, napaka-importante ng skills. So, bakit kailangan? Di ba? Try nyo imagine na wala kang skills at attitude sa network marketing or sa kahit na anong bagay. Sa trabaho mo, wala kang skills. Ano mangyayari? Hindi mo magagawa yung dapat mong gawin kasi hindi mo alam kung paano at wala, dahil wala kang skills. Wala? Pag wala kang attitude sa trabaho, makakaaway mo yung mga kasamahan mo. Pati boss mo, tatanggalin ka nila. So, napaka-importante siyempre niyan dalawang bagay niyan. No, yan yung pinakang foundation sa kahit na ano na career na pipiliin natin. Okay, so I hope na nasagot ko yun. Okay, so shout out Robel, sino pa? Romy, first time. Oh, welcome, welcome dito sa ating Q&A session. So I hope makasama ka namin every week, every Friday at 8 PM. So parang ano lang to eh, parang NDO, parang ganun. New dealers orientation, new members orientation, new member training, kung ano man ang tawag sa inyo nun. Pero online. Tapos walang paweran. Diba? Tapos ethical. So, yun yung ano. Tapos open sa lahat. No? So, yun. Okay, shout out. First time din si Marvin Gomez, Wilma Agiton. Yan, shout out sa inyo. Robel, si Sir Robel Alonzo, first time din. Riza Labasan, Labasan ba? Tama ba? First timer din, ayan. Shout out kay Benchon. So, sa mga part ng team ko, shout out. Alright. Next question na tayo. Okay, next question. Okay. Okay, question from Ann. Okay, Ann Floresca. Ask ko lang po if it's a good thing na naglalabas ng sports car ang uplines in this time of pandemic kahit may mga sasakyan na sila. I mean, ano po ang maaring maging effect nito sa aming mga downlines or sa prospects? Does this give a hint tungkol po sa mindset or attitude ng uplines na ganun? So, ito yung magiging sagot, pinakasimpleng sagot ko dito. Huwag mo silang pakialaman. No? Ayaan mo sila. Walang magiging epekto yan sa inyo. No? Kaya mo, pag bumili lang naman siya ng sports car para sa sarili niya, pamamak, whatever reason he or she may have, no? Tapos na napapa-English tuloy ako. Kung ano man ang rason, bakit nila ginawa yun, problema na nila yan, okay? Bahala na sila sa buhay nila. No? Kasi, di naman kayo maapektuhan yan eh. Wala akong naisip na dahilan para kayo maapektuhan yan in a negative way. Yung about dyan sa sports car na ano, bumili sila, bahala sila sa buhay niya. Maapektuhan lang kayo, halimbawa kung meron silang ginagawang kabalbalan, meron silang ginagawang unethical, doon kayo maapektuhan. Kasi kapag meron kang ginawang masama bilang independent distributor, hindi lang to para sa mga upline, bilang ikaw, bilang distributor ng kumpanya mo, pag may ginawa kang masama, ang mangyayari, isuhusgahan ka ng mga tao, hindi lang ikaw, pati yung kumpanya na kinabibilangan mo, pati yung grupo mo, pati yung mga tao sa paligid mo, unfair. Kasi ganun tayo mga tao, mahilig tayo mag-generalize eh. Diba? So, halimbawa, ikaw ay taga-Power Payaman International Company. No? Tapos may ginawa kang kalukuhan. Okay? Kulang ng piso yung sinukli mo dun sa dun sa napapay-in mo, o dun sa customer mo. Tapos nagalit. Nagalit yung customer mo. Ano ba yan? Bakit si Ann? Bakit kulang ng piso yung sinukli sa akin? Grabe. Ganun pala yung mga taga Power Payaman International. Di ba? Unfair yun sa atin eh. Kaya dapat maging maingat tayo. Wala tayong magagawa pagdating doon sa bagay na yun. Pero kaya kailangan maging maingat tayo sa ginagawa natin. Hindi naman na kailangan maging perfect tayo if it's an honest mistake. Na hindi naman sinasadya ni Ann na kulang pala ng piso. Nagbibigil ako ng example sa inyo na parang tanga lang para mag-enjoy kayo dito sa ating Q&A. Ano? So, yung mga ganung bagay, yan ang may magiging effect sa inyo. Halimbawa, may ginawang kalokohan yung upline mo, nanloko ng tao, tapos nagalit yung tao, pinost, tapos ganyan. Dadamay yung company, so syempre, madadamay ka nun. Diba? Ay, di ba yung kumpanya mo yung nabalita sa TV? Yung unfair. Pero, wala tayong magagawa eh. No? Wala tayong magagawa eh. Pero yung sports car na yan, problema na nila yan. Diba? Sila nang bahala dyan. Huwag nyo na silang pakialaman. Ito nga, even may ginagawang masama yung uplines mo, even kung ano man ang unethical strategies yung ginagawa nila, bilang member, bilang independent distributor, huwag kayong tumingin sa taas. No? Basic rule to sa network marketing, huwag ka tumingin sa taas. Tumingin ka sa baba. Kakatingin mo dyan sa taas, mangangalay ka.
tapos wala kang nagiging resulta hanggang sa mag-frustrate ka at mag-quit na lang, eh tingin ka ng tingin sa taas eh. Di ba? So tingnan mo yung nasa baba mo. Kung walang laman yun, alam mo na kung bakit. Kasi palagi ka nakatingin sa taas. Di ba? Hayaan nyo sila. Mag-focus kayo sa production nyo. No? So yun. Yun ang sagot ko regarding dito sa tanong ni Ann. Okay. So yan. Next question. From Mark. Okay. Mark Joey. Seneta? Paano po maka-attract ng mga prospect people para sa business? No? Para maging attractive ka sa prospect mo, para ma-attract mo yung prospect mo, kailangan attractive ka. Hindi attractive na pogi, maganda, hindi ganon. Okay, hindi yun. But although bonus yun, pero paano kung wala tayong ganon? Wala naman akong ganon. Nung nagsisimula ako ngayon, pogi na tayo eh, kasi may pera na eh. Popogi at gaganda kapag may pera ka eh. Diba? Kikita niyo yung mga lumang picture ko ng mga panong wala akong makain kasi puro power-power kami. Diba? Puro power-payaman lang eh. Diba? Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lang, kung ikaw ay bilang beginner, I do not recommend na isipin mo yung paano ma-attract. Ikaw lumapit. No, yan ang mai-recommend ko kung ikaw ay 1 year below, especially kung wala kang resulta. Ayun na nga yung rason ba't wala kang resulta. Ayun, yan. Isa yan sa mga rason. Kasi, ito ha, isa sa mga tinuturo ko sa mga members ko. Gusto kong maramdaman talaga ng mga members ko na mag-fail at ma-reject. Gusto kong masaktan sila at alam nila yon. At sinasabi ko sa kanila yon. Gusto ko, kaya ang tinuturo ko sa simula is lumapit ka sa prospect mo, mag-prospect listening ka, lumapit ka sa prospect mo, alokin mo, na-reject ka or whatever ginawa, failure, pinagtawanan ka o denown ka. Gusto kong maramdaman mo yon. Bakit? Bakit? Yun ang realidad ng mundo. Nasaan ka? Nasa fairy tale na kung saan lahat masaya, lahat nag-i-enjoy, walang kahirap-hirap ang buhay. Even nga sa mga fairy tale, sa mga palabas sa TV, mga cartoons, yung mga movies, may struggle eh. Scripted yun ha? Scripted yun. Paano pa sa realidad ng mundo? Kung hindi mo matake yung simpleng rejection, nasasaktan ka, maghanap ka na lang ng ibang career kasi ganun din naman eh. Marereject ka pa rin naman. Kahit saan ka naman mapuntang career, marereject ka pa rin naman eh. Magfail ka pa din, magkakamali ka pa din, mapapahiya ka pa din, pagtatawanan ka pa din, may masasabi pa rin ng ibang tao sa'yo. Yan ang realidad ng mundo. Gusto kong maintindihan ng mga members ko na nasa realidad ka ng mundo. Kailangan tanggapin mo yan. Tanggapin mo yung sakit na kasi masakit talaga pag lalo na pag yung mga taong inalok mo kasi sino pa yung mga taong ine-expect mo na maniniwala sa iyo? Sino pa yung pinagtawanan ka at hinihigit ka pababa? Namnamin mo. Yan ang realidad ng mundo. Okay, yan ang realidad ng mundo. Ganun talaga. Kung natatakot ka sa ganun, maghanap ka na lang ng ibang career. Kasi dito sa negosyo is specifically network marketing, napakaraming rejection and failures. Napakaraming rejection and failures. Maraming rason kung bakit may mga rason na hindi kasi natin control, katulad ng mga unethical networkers na sumisira sa pangalan ng network marketing, hindi natin control 'yan. Wala tayong magagawa diyan. So, walang magagawa yung pagrereklamo natin, walang magagawa 'yan. Okay, ang may magagawa is kapag tayo naging ethical at ipinasa natin yung pagiging ethical kasi 'yun yung kaya nating kontrolin. Kahit anong sabihin natin sa mga unethical networkers, "Hoy, magbago ka na." Eh, umayaman sila sa pangluloko ng tao 'yan. Ano bago-bago pinagsasabi mo? Wala ka naman magagawa eh. At kung magbago man sila, yayaman ka ba? Hindi naman eh. So, wala na tayo. So, yun yung tinutukoy ko yung mga outside forces. Maraming rason kung bakit nag-fail sa network marketing. Pero para sa akin, ang pinakarason, hindi yung mga outside forces. Yung mga unethical na uplines, yung mga scams, hindi yan. Hindi yun ang pinakarason kung bakit maraming nag-fail sa network marketing. Okay, maraming nag-fail sa network marketing kasi hindi nila ine-embrace yung katotohanan na sandamakmak na rejection and failures yung mararanasan mo. Takot. Yun ang rason. Isipin nyo na mabuti yung sinasabi ko. Isipin mo na mabuti. Kasi ito yan eh. Isa to sa magiging patunay. Kung hindi pa umaabot ng at least 1,000 yung na-prospect mo for the past 6 months. 6 months na yun. Napakatagal. Diba? I-calculator nga natin. 1,000 divided by 6 months. 166 prospect, 167 prospect per month divided by 30. Almost 6 prospect per day. Just 6 prospect per day. Imaginein mo kung magkaroon ka ng ano ng Jollibee tapos 6 lang yung customer mo per day. Ano mangyayari sa Jollibee mo?
Di ba? So, kung di ka pa umaabot ng at least 1,000 na prospect sa loob ng 6 na buwan, o yun yung patunay. Natakot ka ma-reject at mag-fail. O yan, tingnan mo yung resulta mo kung bakit ganyan. Huwag ka magtaka. Naiintindihan nyo? Okay, so ang may recommend ko, hindi lang kay Mark, ay nalimutan ko itong banggitin. Pag nagtatanong kayo, hindi lang kung sino yung nagtanong siya yung sinasagot ko ha. Kung sino yung nagtanong siya yung spokesperson. Pero yung sinasabi ko, yung sagot ko para sa inyong lahat yon. Para sa inyong lahat yon. Hindi lang para kay Mark itong sinasabi ko, para sa inyong lahat. Kayong mga nanonood dyan, alam mo naman kung takot ka eh. Alam mo naman eh. Kahit di ka mag-comment dyan, alam mo naman sa sarili mo eh. Hindi naman pati ako apektado kahit magsinungaling ka, wala naman akong pakialam eh. Di ba? So para spokesperson lang tong si Mark. Si Mark, yung mga nagtatanong, ito yung mga malalakas ang loob, no? Na nagtatanong para sa inyo dyan. So yun ang may recommend ko. Hindi lang kay Mark, para sa inyo. Ikaw lumapit sa prospect mo, prospect listing, old school, sino may sabi? Yung mga nagsasabi nun, yung mga kapwa nyo takot ma-reject. Di ba? So, yun. At ito rin yung ganitong way na pag-approach mo sa prospect, yun yung pinakang, cost-friendly way. Walang gastos. I-PPM mo lang sila. Ang pinakang lesson na gusto kong matutunan dito, kaya ganito yung tinuturo ko. Tinuturo ko na rin sa inyo, hindi lang naman sa mga members ko. Tinuturo ko na sa inyo ngayon. Is, ang gusto ko, di ba sinasabi ko kanina, 85% attitude, 15% skills? Di ba? Okay, kasama na doon sa attitude na yun yung tinutukoy ko, mindset. Yun ang gusto, yun ang goal ko para sa kanila. Tumama yung mindset nila. Hindi magic. Hindi magkaroon ng magic. Di ba, na yumama na agad. Hindi yun ang point doon. Ang bottom line doon, gusto kong tumatag sila. Gusto kong makuha nila yung tamang mindset. At kung sino dyan yung mga takot talaga, yung mga ma-pride, yung mga tamad, magkukwit sila. Good luck. Pakialam ko. Di ba? So, yun yung ano ko, yun yung way of leadership ko. Yan yung pagiging, yan yung style ko bilang upline. Gusto ko tumatag yung pundasyon nila. Para pag kumikita na sila, pang matagalan yung income nila. Kasi tama yung pundasyon. Kahit anong bagyong dumating sa kanila, kung matatag yung pundasyon nila, gaganon-ganon lang sila sa bagyo. Pero di sila tutumba. Ganong way ako mag-isip. Kung ayaw ng member ko sa ganon, di maghanap ka ng mga scam dyan, ng mga power-power dyan, doon ka sumali. Wala kang pakialam. Alright, power pa yun. Gulat ka, no? Yung mga first-timer. Yan yung sinasabi ko na real talk ako pag ako sumasagot. Okay? Real talk. Yun yung sagot ko regarding dyan. Ikaw mag-approach, wag mo isipin mong attract na yan, mga nakikita mo kung kanin-kaninong attract. Hindi yan yung way ko. Yun lang sa akin, ha? Yun lang sa akin. Pero kung sa tingin mo is walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, di bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo, kung saan ka masaya. Okay? So, yun. Yun, next question tayo. Okay, next question. No, mention nyo yung mga teammates nyo ako. Maraming kinatututunan so far. Pang ilang tanong pa lang yun? Pangatlo? Okay, maraming kinatututunan so far. Mention nyo yung mga teammates nyo, mga members nyo. Share nyo sa GC, sa group nyo na alam nyo na magbe-benefit na matutulungan. Okay, matutulungan sila. Okay, so yun. Next question is from Noel. Okay, Noel Rica Frente. Paano mas mapaparami yung prospect tulad po sa iyong ibo ang mas maganda pag mas mapaganda pa ang network para maparami mo yung prospect mo, damihan mo yung ina-approach mo. Ganun. Damihan mo yung ina-approach mo. Damihan mo yung kinakausap mo, damihan mo yung ino-offeran mo ng product at saka business mo. Product and or business mo. Damihan mo, control mo yan, ikaw may control diyan. 'Di ba? So kaya ganun yung way rin ng pagsagot ko kasi inaalam ko. Kasi dito, base dito sa mga tanong nyo sa akin, no? Alam ko kasi kung ano yung pinakang ugat ng problema nyo. Kasi nga sabi ko sa inyo, almost 7 years na din. So, napakarami ko na rin naging member. Napakarami ko na nakausap na mga networkers sa iba't ibang kumpanya, scam at mga legal. Ang dami, no? Nakitaan ko na ng pattern. And even ako, ganyan rin naman yung mga tanong ko na nagsisimula ako. Akala ko may magic. Akala ko mayroong something na secret, super secret sauce, na pag ginawa ko yan, yayaman agad ako. Wala. Kung naghahanap ka ng ganun, wala kang patutunguhan. Hinahanap ko rin yan dati, kaya wala akong pinatunguhan noon for how many years. Kasi akala ko may ganun. Okay. So, yun. Next question. Okay, Romy.
Untalan, paano mag-invite ng professional like dentist, ah, yung mga professionals, dentist, doktor, police, mayor, mga ganun. So, sa akin, hindi ako nag-i-invite ng ganito. Sa totoo lang, for the past 7 years na ano. Pero nasubukan ko one time na hindi naman seminar eh, kasi sobrang ikli lang sa mga barangay captains dito sa amin, no? Ang ginawa ko is nag-share lang ako ng product. Alam ko may mga bumili ng product noon eh. Hindi nag-join, pero may mga bumili ng products. No, product lang. Pero why not? Panalo pa din eh. Pag naging satisfied sila, wala na ako na maging balita after nun eh. Pag naging satisfied sila dun sa product, edi, tapos naging suki sila, tapos gusto nila maka-discount, edi tsaka sila magme-member. Kasi nakikita, ito yung isa sa mga problema sa networking din. May pros and cons naman, okay? Hindi siya mali, pero may pros and cons naman. Pero isa sa mga problema kasi sa networking, sa kultura ng networking is, naka-focus on recruiting, tapos recruit to recruit. So, ibig sabihin, nire-recruit mo yung prospect mo para mag-build din, mag-recruit din katulad mo. Kaya ang daming networkers yung nababurnout. No? Ginagawa ko yan for almost 6 years yata o 5 years. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Recruiter talaga ako eh. Diba? Recruiter talaga ako. So, hindi ako nagbibenta ng products noon. Even nga kasali ako sa company na may products, yung company na kinabibilang ako, kailan lang ako nagseryoso sa products? Nitong mga May yata or April, ngayong taon. Pero last year, puro recruit lang ang iniisip ko. No? Puro recruit lang. And then yun din yung na-realize ko. No? Kaya marami na ba-burnout at saka nagko-quit. Kasi puro recruiting. Bakit di ka magbenta ng products? Recruitin mo sila sa pamamagitan mo ng pagbebenta ng products. Bakit hindi ganun? Na-satisfied sila sa product? Gusto maka-discount? Nag-join? Di ayos. May na-recruit ka. Kung hindi ma... Tsaka, ang iniisip kasi nung iba, pag ginawa ko kasi yun, hindi naman siya magre-recruit, so wala rin yun. Pang tamad na mindset. Tamad na mindset. Okay, ganyan rin ang mindset ko dati. So, pare-pares tayo, no? Ganyan din ako nagsimula. Pangtamad na mindset. Pag ginawa ko kasi yun, yung product, hindi naman magre-recruit yun eh. Kasi product, gagamit lang ng product. Pangtamad na mindset. So, bakit siya naging pangtamad na mindset? Kasi ang gusto nating mga networker, ito rin yung problema na hindi na i-explain. Lalo, ewan ko kung may gumagawa pa rin. Sana wala nang gumagawa nito na pag nag-i-explain ng ano, makarecruit ka lang ng dalawa, one sa left, one sa right, yayaman ka na. Kalukohan! No, sana wala nang gumagawa nun. No, kung meron sa inyong gumagawa, tigilan nyo. Sinisira nyo yung pangalan ng network marketing dahil sa ganun. One sa left, one sa right. Yayaman. Kalukuhan. So, hindi nangyayari. So, kaya iwasan nyo. Kaya nangyayari, pag ganun na-explain sa mga networker, tapos sumali, na-expect nila, pag nag-recruit sila, magre-recruit na lang din ng kusa yung mga na-recruit nila. Tapos yayaman na sila. Hindi ganun nag-work ang negosyo natin. No? Once again, nasa real world ka. Yung mga ine-explain sa mga seminar, fantasy yan. Especially yung mga ine-explain mga unethical networkers. Kalokohan, mga fantasy yan. Ang binibigay lang nila, ang ine-explain lang nila sa iyo ay kung ano lang yung maganda. Ine-explain lang nila sa inyo is kung ano yung mahihikayat ka para sumali. Ipaparamdam nila sa iyo na parang ang dali at ang bilis. Tapos pag sumali ka na, tsaka nila sasabihin na, surprise, hindi siya madali at mabilis. Kailangan trabawin mo. Nanloko ka pa din. Niloko mo pa din yung tao. Diba? So, yun ang isa sa mga problema. Kaya ganito yung nangyayari. Pagka nag-invite tayo, na-expect natin na ganun. Diba? Kaya ayaw gawin yung way ng ganong klase ng inviting through products. Mas mababa ang rejection rate dun. Try mo kaya. Okay, so nabanggit ko yan sa Unlimited Prospect Handbook. So yun, i-check nyo yun. I-check nyo yun later. So, nabanggit ko yan. Doon ko in-explain yung about dyan. Okay? Power? Payaman? Payaman ba? Payaman na ba? Okay. So, comment kayo dyan kung marami kayong natututunan. Comment kayo dyan kung marami kayong natututunan. Para alam ko na nandyan pa kayo. Okay. Para alam ko din na nandyan pa kayo. Okay. So, yan. Next question. Okay. Ayun. Shout out. Mylen, JV, ayan, yun yung mga nakita ko eh.
sila muna yung mga nakita ko. So next question na tayo. Okay, from Robel Alonzo. Kailan yung perfect time para i-offer yung business sa prospect? Ask ko lang kung kailan tatagal kapag nakausap mo siya sa in-chat lang within the day. Po ba pwede na sa kanya i-offer? Ito yung ano, depende kasi sa way ng marketing. So hindi ko alam kung paano kayo nag-i-invite eh. Kung ang invitation mo or marketing mo is more on business, ganyan, i-offer mo na kaagad. Direct to the point. Direct to the point na. I-offer mo na lang kaagad sa kanya. Okay, walang perfect time. Okay, walang perfect time kung kailan sa kanila i-offer, walang perfect time kung kailan nila tatanggapin or kailan sila mag-join, walang ganun. Wala. Okay, walang ganun. I-offer mo lang. Ang importante dito kasi is hindi yung on the spot. Yung kasi isa rin sa problema ng networkers. Kung ine-expect nyo is yung mabilisan, madalian, gusto ko power payaman on the spot katulad ni power payaman upline, ang daming napapa-on the spot. No? Hindi nyo kasi alam yung buong kwento nun eh, kung bakit nila nagagawa yun at kung paano nila nagagawa yun. Pamawir lang nila yun. Hindi nyo alam yung buong kwento. Okay, huwag nyo nang alamin, baka mag-quit ka. So, ganun. Huwag nyo expect na mag-on the spot yan. Okay, 99% of the time, based on my experience, 99% of the time, hindi yan bibili agad or sasali agad. Hindi agad, yun yung keyword, agad. Hindi agad. So, ibig sabihin may chance pa in the future. So, dito na papasok si follow-up. Okay, kailangan alam mo kung paano mag-follow-up. Meron ako niya sa YouTube, follow-up. No, meron rin akong follow-up about doon sa ginawa ko, yung ethical recruiter na course. No, wala yata dyan yung link. Yung ethical recruiter na course, i-message nyo yung Serrano Academia page kung gusto nyo. So, ethical recruiter na course, doon ko tinuro kompleto from start to finish. No, from prospecting hanggang sa pag may member ka na, anong ituturo mo sa bagong member, anong dapat gawin pag may bagong member ka na, from start to finish, complete na course na yun, yung ethical recruiter. Kapag paano ka makakapag-build ng malaking organization, malaking team sa ethical na paraan, no? Online man or offline, pero online, mostly online kasi bawal tayong mag-offline. No? Mahirap mag-offline, di ba? So ganun, pwede nyong i-check yun mamaya. Okay. So, yun yung sagot ko regarding dito sa tanong ni Robel. Okay. So, yan. Next question tayo. Question. Maganda tong tanong na to. Norbet, from Norbet Cuesta. Okay, Norbet Cuesta. Hello po, sir. Ano po ba ang dapat gawin kung yung downline ay nanghihingi ng spillover para daw po kumita siya? Dapat po ba bigyan? Teamwork daw kasi. Lupit na na. Upline, pingin naman ng spillover. Sabihan ko nga yung upline ko ng ganun. Baka mag-work. Di ba? Okay, ito yung isa pa sa mga pinagmamalaki ko. No? Pinagmamalaki ko. Sa 2 years ng pagbibuild ko sa team ko sa negosyo ko, for 2 years, ni isa walang spillover. Nag-M-club ako, walang spillover ni isa. Hindi ko to sinasabi para ano yun yung upline ko, no? Kasi ayoko ng spillover. Okay, yun yung sa akin, yun ang ako. Na mindset kasi ako sa dati kong company na pag ini-spillover ka, mahinang nilalang ka kasi. So na mindset ako ng ganun. Eh, ma-pride ako eh. Anong mahina? Sinong mahina? Di ako mahina. Huwag niyo akong bibigyan ng spillover. So, na-mindset ako ng ganun. Kaya hindi ako humihingi or umaasa ng kahit na anong spillover. Basta akong iniisip ko, tulungan ako ng upline ko, thank you. Di ba? Pero hindi ako mag-expect ng tulong na susubo sa'yo. O, ito downline para sa'yo. Para may downline ka din. Yeah? Ayoko maging tamad. Hindi ako tamad. No? Ayoko ng ganun. Guidance, knowledge, yun ang kailangan ko. No, tulungan ako ng upline ko, thank you. Hindi ako tulungan ng upline ko, fine. Wala akong pakialam. Wala naman sa kanila yung success ko eh. Diba? Pero nakatip ako dito, Norbet, ha? Sabi ako nga yung upline ko. Baka nanonood yung upline ko. Upline, spillover naman dyan, di ba? Teamwork? Teamwork tayo, di ba? Ay, naku, nakakatanga. So, ganito. Unang rason bakit... Ito ha, hindi pwedeng sabihin kasi, hindi ko pwedeng sabihin na mali si downline. Ay, tamad yan downline mo kasi. Hindi. Paano mo ba siya napasali? Pinangakuan mo ba ng spillover? Nabanggit mo ba yung about dun?
Kasi pag binanggit mo yung about doon, makaka-experience ka ng ganito. Wala akong naaalala sa grupo ko for the past 2 years namin. Wala akong naaalala sa grupo ko na may humingi sa akin ng spillover. Wala akong maaalala. Hindi nga nila alam kung ano yun eh. Marami sa mga members ko, hindi nila alam kung ano yun. Hindi nila alam kung ano yung cross line. Hindi nila alam kung ano yung downline, upline. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yung mga yan. Ang alam nila, magbebenta, tapos kikita ako. Magbebenta, magre-recruit, kikita ako. Yan ang alam nila. Kaya wala ako narinig. At saka sa mga leaders ko, yung mga leaders ko, alam na nila yan, syempre, acne na yung mga yan. Pero yung mga leaders ko, sinabihan ko na sila before pa nila gawin na pag ikaw humingi ka sa akin ng spillover, kahit kailan di ka makakatanggap. Tsaka yun din, minindset ko sila ng ganun. Pag in-spilloveran kita, naaawa kasi ako sa'yo, napakahina mo kasi. Masaya ba ako maging upline? Masaya ba ako maging upline? So ganun. Okay. Ako nagkukusa ako maglagay ng wala akong, basta naglalagay ako ng kung saan ko gusto ilagay yung member kasi alam ko naman matutulungan ko eh. No? Alam ko matutulungan ng sistema namin eh. Kompleto naman kami. So, yun ang unang rason. Bakit? Pag nagpe-present ka ba, sinasabi mo ba yun? Dito, pag nilalagay kita dito, tapos yung mga susunod ko naman invite, no? Ilalagay ko sa ilalim mo, ang tawag dyan spillover para matulungan ka namin. Kung ganong way ka mag-present, o yan ang rason kung bakit. Bakit ka hinihingan? Bakit hindi ako hinihingan? Bakit hindi kami hinihingan? Bakit hindi anam ng mga upline ko kung ano ibig sabihin ng spillover? Unless galing na sila sa ibang networking company. Bakit hindi nila? Kasi hindi namin binabanggit yan. Para mangumbinse. Di kami nangangako ng spillover. Di nga kami nag-explain ng compensation plan. Di nga kami nag-explain ng compensation plan eh. Di nga nila alam na GPAX pala yung... Sorry. Di nga nila alam yung company namin eh. Akala nila yung Team Genuine, yun na yung company. Nadulas ako, sorry. Di nila alam. Di ba? Hindi nila alam na ano na... Hindi nila alam yung compensation. Hindi nila alam na merong pwede ka palang mag-recruit. Hindi nila alam. Kasi hindi namin tinuturo sa baguhan yung mag-recruit. At tinuturo namin magbenta lang ng products. Ganun yung way na tinuturo namin. So, hindi mo pwedeng sisihin si member mo na bakit siya ganyan. Humihingi ng spillover. Pinangakuan mo ba siya? Or pinangakuan ba siya nung upline mo? Pinangakuan ba siya? Yun ang reason kung bakit. So, wag nyo nang gagawin yun. Kasi kung hindi mo sila pinangakuan ng ganyan, hindi niya alam. Di ba? Wala siyang ano. Kasi, tsaka hindi naman yan ano eh. Pagka kasi nangangako kayo ng mga ganyan, tinuturuan mo rin yung prospect mo maging tamad. Minamindset mo siya na maging tamad. Ah, madali lang pala. Ay, may ganun naman pala eh. Kahit pala hindi ako mag-recruit, okay lang. Tinuturuan mo maging tamad para sa magkanong komisyon. Para lang ma-recruit mo siya? Para sa magkanong komisyon? Hindi sulit. Tapos ang malupit pa niyan, ganito yung mangyayari. Pag hindi mo nabigyan kasi hindi ka magaling mag-direct, halimbawa ganun yung nangyari, buti sana kung magaling ka mag-direct kung tutuparin mo yung pangako mo. Pero ganun pa rin, tinuturan mo siya maging tamad. Tinuturan mo pa rin siya maging tamad, ganun pa rin. Gusto niyo ba ng mga tamad na downline? Para lang makarecruit ka? Di ba ayaw niyo? Pag tinanong ko kayo ng ganun, anong klaseng downline gusto mo? Gusto mo ba yung tamad? Gusto mo ba yung palaasa sa'yo? Gusto mo ba yung madrama? Gusto mo ba yung ang daming reklamo sa buhay? Gusto mo ba yung puro training, wala namang ginagawa? Gusto mo ba yung ano, yung ang tali-talino, wala namang resulta? Diba? Ay, alam ko yan. Ganto yung sasabihin mo pag ganyan. Ginagawa mo ba? Pero alam ko yan. Gusto mo ba ng ganun downline? Sasabihin nyo, hindi. Kasi natural naman, sasabihin mo na hindi. Diba, sino ba naman na may gusto na ganun klase ng downline? Pero sa way ng pagre-recruit mo, ganun yung kinahanap mo, ganun yung kinukuha mo. Papangako ng spillover, papawirin, di ba? Ito yung kinikita ng upline ko weekly, power pa yaman, di ba? Power pa yaman. Ganong way ng pagre-recruit mo, ina-attract mo yung mga maling tao. Pinapasali mo yung mga maling tao. O pinapasali mo sila sa maling expectation, mali pala. Hindi mo pinapasali maling tao, pinapasali mo sila sa maling expectation. Ah, ganun lang pala, madali lang naman pala. Akala ko naman yung networking, mahirap. Sabi nila, mahirap eh. Yung pala, dali lang. Pwede naman pala akong kumita, kahit di ako nagre-recruit, kahit di ako nagbebenta, okay lang naman pala. O yun ang rason. Tingnan nyo yung recruiting process nyo, bakit ganun. Yun yung ugat ng problema. Kaya pag ako nagsagot sa mga question nyo, di ba? Pag ako nagsasagot sa mga question nyo, yung iba, kung iisipin, kung hindi ka nag-iisip,
Nung hindi ka nag-iisip ng mabuti, iisipin mo na ang layo ng sagot ko. Hindi malayo yung sagot ko, no? Ang sinasagot ko is yung ang pinosolusyunan ko is yung ugat mong problema mo na hindi mo alam. Na hindi mo alam. Na hindi ka aware. And it's normal kung hindi ka aware, lalo na kung nagsisimula ka. Normal na hindi ka aware. Gano naman talaga ako rin naman eh. Katulad nyo lang rin naman talaga ako nung nagsisimula ako. Wala akong kaalam-alam dito sa negosyo na to. At never kong pinangarap na maging networker someday. Wala naman nangarap sa atin na gano'n. Siguro in the next generation, yung mga susunod na henerasyon. Pero sa atin, diba? Anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging networker. Diba? Wala namang gano'n eh. Diba? Pero next generation, siguro yung may mga magulang na networker na successful, pwede, ganun yung pangarap nila. Pero typical na na Pinoy katulad ko, na Pinay katulad nyo, Pinoy katulad nyo, Pilipino katulad natin, typical, wala naman nangarap ng ganun eh. Diba? Hindi natin pinangarap. So katulad nyo lang din ako nung nagsisimula. So yun yung ugat ng problema, bakit ganito. Kung yung mga downline nyo umihingi ng spillover na hinihiritan ka ng spillover, o yun ang rason, tingnan mo yung recruiting mo. Diba? So ngayon, paano mo naman kakausapin yung ganitong ano, yung ganitong member? So ipaliwanag mo sa kanya yung mga pinagsasabi ko. Kaya sabi ko sa inyo, i-share nyo na to eh. I-mention nyo na sila eh. Ayaw mo pa eh. Bahala kayo kung mag-explain. Sabihin mo sa kanya yung mga pinagsasabi ko kung na-memorize mo. Diba ganun? I-explain mo sa kanya. Ganun. Pwede kang humingi ng sorry sa kanya kasi mali yung expectation. Diba? So, expect mo, pwede talaga, halimbawa, kung ganun talaga, eh, nagkamali ka eh. Diba? Hindi mo siya masisisi kung halimbawa, mawalan siya ng gana, mag-inactive, mag-quit, kasi hindi naman natupad yung pangako mo na spillover. Diba? Hindi mo siya masisisi kasi hindi mo nga naman tinupad yung pangako mo. So, sa susunod, huwag ka na mangangako ng ganun. Diba? Kahit pa kaya mo to pa rin. Ako, meron nga mga nagme-message sa akin na member ko na nagugulat sila. Biglang ang dami na nilang downline. Sabi niya, oh, saan ang galing to? Bakit? Di pa nga ako nagsisimula. May mga downline na. Sabi ko, ah, ganun ba? Tawag yan, spillover. Doon, tsaka ako doon ini-explain. Di ba? Ako, hindi naman ako nag-i-spillover. Ang spillover ko, dalawa lang ang rason. Pag ako nag-i-spillover, dalawa lang ang rason. Unang rason is deserve niya. Nakikitaan ko siya talaga na nag-i-effort. Iba ako tumingin eh. Diba? Nakikita ko ka na kahit sandamakmak na rejection, kahit madrama yung buhay niya, kahit na ang daming taong hindi naniniwala sa kanya, pero nakikita ko pa rin tumutuloy-tuloy siya, alalagyan ko. Kasi nakikita ko deserve eh. At ikalawang rason, kasi may multiple hits ako eh. Yung ikalawang rason madalas ang nangyayari. Multiple hits kasi ako eh. Naatsambahan nyo, nandiyan kayo sa linya na yan. Kaya wala akong choice, dyan ko talaga ilalagay. So yun lang yung dalawang rason ba't ako nag-i-spillover. Okay, so yung mga binary yung compensation at saka yung mga nakakaintindi ng sinasabi kong multiple hits na yun, no? Alam nyo na, wag nyo na itanong sa akin about na ayoko na explain yan. Okay, so yun, last question na tayo. It's already 9:52. Okay, I hope nag-i-enjoy kayo ha. Payaman. I hope nag-i-enjoy kayo. Okay, shoutout kay Vic Mar, isa sa mga pinakamasisipag ko na ano, masisipag ko na member. So yan. Napanood yung Power and Bootcamp. Okay, message mo Kent, kay Kent, message mo kung saan page ka napunta, kung sino yung nag-refer sa'yo, kausapin mo kung sino man yun para ma-assist ka nila. Okay, so siguro dito tayo matatapos. Okay, dito tayo matatapos. Na meron ako nakita. Pasensya na doon sa mga hindi ko na masasagutan kasi tapos na yung obus na yung oras natin. Kaya dapat agapan nyo next time. Okay, 8 PM Friday Philippines time. Set kayo ng alarm sa smartphone nyo, no? Every Friday. May mga smartphone nyo merong ganun. Every Friday mag-a-alarm ng 8 PM. Meron yan. Hanapin nyo. Alamin nyo kung paano. Or mas maganda, turn on nyo yung notification, follow nyo tong page ko, like and follow nyo tong page ko, tapos turn on mo yung notification. See first, isee first mo para i-notify ka mismo ni Facebook na nagla-live na tayo. Okay, so si Arvin. Okay, si Arvin. Si Arvin kasi ito ay nanonood din dun sa Carl Serrano place ko na page eh. Yung kung saan naglalaro lang ako kasi feeling gamer ako eh. So, sabi ni Arvin dito, wala po akong tanong ngayon, pero gusto ko po sana makarinig ng motivation. Kasi hirap na ako sa sitwasyon ko ngayon. Okay. Hindi ako magaling na motivator, pero I will do my best.
Hindi ako magaling na motivator kasi real talker talaga. Real talker. Meron bang ganun? Real talker ako eh. Diba? Motivation, ganito. Nahihirapan kayo sa sitwasyon nyo. I'm sure hindi lang naman si Arvin. At saka lahat tayo nakakaranas niyan. Magkakaiba lang siguro tayo ng sitwasyon, iba't ibang senaryo, iba't ibang lugar, panahon, oras. Pero lahat tayo nakaka-experience ng panghihina ng loob, nahihirapan. So ito yung pinakang importante. Every time na nahihirapan tayo, no, especially sa mga lalaki, umiyak ka. Iiyak mo lang. Sa mga babae, hindi ko na kailangan sabihin yan. Madali na sa kanila yan. Okay, sa mga lalaki, nahirapan tayo dun eh. And ako personally, hirapan akong umiyak. Nahirapan, pinipilit ko nga yung sarili ko. Bro, iyak, kailangan mong umiyak para lumabas yung sama ng loob. No, kinakausap ko pa yung sarili ko. Pinipilit ko pa. No, kailangan ko pang makarinig ng something na matitrigger akong umiyak kasi kailangan ko. Yeah. Hindi nakakabawas ang pagkalalaki yan. Na, ano ko nga eh, na post ko lang last time. No, na ano lang talaga tayo mga kalalakihan na ganun na pag umiiyak ka, bading ka, ganun. Sino may sabi? Di ba? Tapusin na dapat yung kultura na yun sa atin, yung ganung paniniwala, bading ka. Suntukan tayo, bading pala eh. Hindi, joke lang. Huwag ganun. Sama yun. Okay, so, iyak mo. Iyak mo siya. Okay, ako pag umiiyak ako, ano, may iba't iba kasi tayo eh. Pero meron sa inyo na sa mga kalalakihan, no? And even sa mga kababayan, na gusto nyo na pag umiiyak ka, meron kang kasama, meron kang kasabay, ano, ako ayoko eh. Ayoko na may nakakakita sa akin, ayoko na may nakakaalam. No? Ako lang talaga. Okay, ako lang talaga. Gusto ko ako lang nakakaalam. No? Hindi ako mahilig mag-open ng problema ko, hindi ako mahilig mag-share. Kaya never nyo ako makikitaan ng post sa Facebook na nagdadrama ako sa hirap na nararanasan ko. Never. Previously, dami ko na-experience na hirap na sitwasyon. Pero ito yung pinagkaiba namin, o, ng mga lodi mo sa'yo. Yung mga successful na lodi mo sa inyo na nahihirapan ng sitwasyon. No, expected na namin yan. Iba't ibang level lang. Okay, alam namin na hindi yan mawawala. Kahit anong success ang ma-achieve mo, hindi yan mawawala. The more na nagle-level up ka, the more na umaakyat ka, umaangat ka, the more din na nagle-level up yung mga challenges mo. Pahirap ng pahirap yan. Kung ito yung level mo, ito yung challenges na na-experience mo. Kasi kapag nalampasan mo to, nandito ka na. Diba? Pag nandito ka na, meron na namang mas matinding challenge yan. Pag nalampasan mo to, nandito ka na. The more na nagle-level up ka, the more na umaangat ka. Pero pag wala kang hirap na nararanasan, doon ka matakot. Diba? Kasi palagi niyong tatandaan, diba? Alin yung mas mahirap? Comment niyo nga dyan sa baba. Alin yung mas mahirap? Pag umaakyat ka sa bundok or pag pababa ka na? Kaya sa hagdan na lang, sa hagdan na lang. No, meron kasi dito sa amin sa Quezon, Lukban, Quezon, sa Kamay ni Jesus. Ewan ko kung meron nakapunta sa inyo. Comment kaya dyan kung nakapunta na kayo doon. No, yung inaakyat, yung mismong kamay ni Jesus, diba? Yung aakyatin mo. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta, napaka mataas na ano. Naakyatin. So, tapos ang pag-akyat doon, hindi straight, zigzag. Hindi pwede yung straight ng akyat. Pero pag pababa ka na, pwede ng straight. Okay? So, sa pag-akyat, alin yung mas mahirap? Okay, comment nyo dyan yung sagot, comment nyo dyan sa ibaba yung sagot. Alin yung mas mahirap, pag pataas ka or pag pababa ka? Sige na. Alam nyo naman yung sagot. Alam nyo naman na yung sagot eh. Mahirap, di ba, pag pataas? So, pag nahihirapan ka, ibig sabihin pataas ka. Pag di ka nahihirapan, ibig sabihin pababa ka na. Tama, correct, or right? Di ba? So, yun yung palagi niyong tandaan. Yung hirap na na-experience yun, namnamin mo lang. And wag, katulad nung binanggit ko sa pinakaunang tanong kanina, si Christy yata yung nagtanong na yun, no, wag ka magdidesisyon. Okay, wag ka magdidesisyon kapag hindi stable yung emotion mo. Ayun, katulad niya, nakakaaranas ka ng hirap. Diba? Usually, ganyan na nangyayari. Nagdidesisyon yung mga networker sa maling panahon. Nahirapan na ako. Hindi yata to para sa akin. Quit na ako. Palpak. Hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka natatalo. Okay? Hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka natatalo. Yung mga quitter lang yung talunan. Yung mga quitter lang yung totoong failures. Hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka pa natatalo.
So, gawin mo lang, iyak mo lang, ilabas mo yung sama ng loob mo. Kung kailangan mo ng ibang tao, humanap ka dyan ng mapapagkatiwalaan mo, upline mo, mentor mo. Yun, yung mga tamang tao, huwag kayong lumapit sa tropa mo na sasabihin, tara, inom tayo, huwag ganun. Mas dadami pa yung problema mo. Nagastusan ka na, then nalasing ka, naggalas ka, tapos may hangover ka pa, nagsuka ka pa, di ba? Mas lalala yung problema mo sa ganun. Hanap, kausapin mo yung mentor mo, apply mo kung kailangan mo ng ganun. Kung katulad kita, na nagsosolo flight lang, edi solohin mo. Nang iiyak mo lang, ilabas mo yung sama ng loob mo. Then after that, bangon ulit, laban ulit. Ganun talaga yung buhay. Ganun talaga yung buhay. Ang buhay natin is, diba sabi nga ni Jim Rohn, kapopost ko lang kahapon, life is 10% of what happens to us. But it is 90% of how we react to it. Diba? 10% lang na yung buhay, 10% lang nang nangyayari sa atin, pero yung 90% man is paano ba tayo nagre-react? Ano yung response natin? Ano ginagawa natin? Yung mga lodi mo, yung mga successful na tinitingala mo, sobrang daming hirap niya na pinagdaanan, no? Pero hindi siya tumigil. Okay, so I hope, yun, it's already 9 PM, I hope na nag-a-alarm na yung cellphone. So I hope na power pa yaman, na power kayo doon. Sabi ko, hindi ako magaling na motivator. Hindi ako magaling sa mga motivation yan. Kasi ako nakukornihan ako pag nagmo-motivate. Para sa akin, ano, napakasimple lang naman eh. Napakasimple lang naman. Para sa akin, yun ang totoo. Yun ang mabatihan, totoo eh. Totoo naman eh. Diba? Yun naman ang totoo. So, I hope marami kayo natutunan dito sa ating Q&A session. I hope nag-enjoy kayo kahit papano. I hope na nasagot ko yung mga tanong nyo. So, para doon sa mga hindi ko nasagot yung tanong, pasensya na kasi limited time lang yung meron tayo. Kailangan ko nang mag-training. So, I hope na marami kayong natutunan. Okay, for tonight. Ah, kaya pala wala. Wisit na to. Naghahanap ako, naghihintay ako ng comment. Akala ko ini-snub nyo ako. Yung pala, ang dami na. Palpak na naman si Facebook. Okay, so I hope marami kayong natutunan. I hope na motivate, na power, payaman kayo. So kita-kits tayo next Friday. Marami pa kayong resources na makikita dito sa description. Marami akong links na pre-provide. Nandiyan YouTube ko, nandiyan yung Ethical Nation, nandiyan yung mga training courses, ebooks, nandiyan. So check nyo na lang yan. I hope marami kayong natutunan na nag-enjoy kayo kahit papaano. Kita-kits tayo next Friday, 8 PM Philippines time. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. God bless.